isang Filipina volleyball player muli ang posible nating makita maglaro abroad. Isa pang setter matapos mabalita ang confirmed import stint ni Iris Tolinada. 16-time best setter Gia de Guzman posibleng maging import sa Japan. Matinding challenge para sa creamline. Louis Romero, papasok na ba? Pero bago yun mga ka-Vheadz, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Mula sa kauna-unahang Filipino volleyball import na si Eliza Valdez, parating outside hitter ang mga nakukuhang Filipino import. Mula kina Mark Espejo, Brian Bagunas, Jao Umandal at iba pa. Bukod na lang siguro kay JIA Santiago na isang middle blocker. Pero mukhang back-to-back import players ang makukuha sa Pilipinas na hindi opensa ang bala kundi playmaking. Ito nga'y matapos ang kumpirmadong paglalaro ni F2 Logistics setter Iris Tolinada sa Korean V-League sa koponan ng GS Caltech Seoul. At ngayon umuugong ang mga balibalitang si Gia de Guzman naman ang susunod na lilipad abroad para maging import. Matatandaan na parehong sumubok si Tolinada at de Guzman sa COVO tryouts noong Abril pero pareho silang hindi na draft. Si MJ Phillips ang kauna-unang Filipina import sa South Korea pero kalaunan nga ay nareconsider si Iris Tolinada matapos palitan si Soraya Fomla ng Thailand. Going back kay Gia de Guzman, maraming creamline fans ang nag-ingay sa Twitter matapos mabalitaan ang mga rumor bukol sa pagiging import nito sa Japan. Disclaimer lang mga ka-Vheadz na hindi pa ito kumpirmado at rumor pa lamang. Base sa mga tweets, posibleng ang pansamantalang iwanan ni Gia de Guzman ang creamline para ituloy ang naudlot na import stint sa Korea. Hinala nga ng ibang tweets ng pag-iyak ng creamline players matapos ang finals noong Linggo ay hindi lang sa pagkabigong madepensahan ng kanilang invitationals title kundi ang posibleng pag-iwan ni Gia sa team. At hindi nga imposible na matuloy talaga si Morado de Guzman dahil mas lumalakas pa nga yung relasyon ng Japanese at Philippine volleyball dahil sa suporta ng mga Pilipino sa Japan volleyball mula sa men's team ng VNL hanggang ngayong 2023 PVL Invitational Conference. May mga plano na nga si Kurashiki Blaze Head Coach Suzuki na kumuha ng mga Pinay players para i-train sa Japan. Sa ngayon, wala pang malinaw na detalye at kumpirmasyon sa mga chismis. Pero kung totoo nga at matuloy ay walang duda na mas lalo pang maghahalimaw ang setting skills ni Gia de Guzman. Biguman makuha ang best setter last conference, time and time ay pinapatunayan ni de Guzman na siya ang best setter ng Pilipinas. Kung si Valdez nga ang puso ng creamline, si Gia naman ang nagsisilbing utak ng koponan na malaking dahilan kung bakit patuloy na namamayagpag ang creamline sa Philippine volleyball. Ayan naman sa likod ng pagka-proud ng mga fans sa rumored stint ni Gia bilang import, e nalungkot rin ang creamline supporters sa posibleng temporary leave ni de Guzman sa Cool Smashers. Tila deja vu nga umano kung matuloy si Gia dahil nung iwan ito ang Ateneo noong season 79, nag-silver din ng Lady Eagles at hindi rin siyang best setter. Ano nga bang sunod para sa creamline kung sakaling tumulak ang import stint ni Gia? Well, definitely malaking kawalan si de Guzman dahil mabigat talaga ang kanilang impact ni Valdez sa team bilang leaders. At tulad nga ng nabanggit kanina, malaking bala talaga ng creamline yung playmaking skills ni Gia. Kaya naman posibleng humugot talaga ng batang setter ang koponan. Dalawang pangalan ang lumilitaw ngayon, si Louis Romero ng Adamson at Thea Bonafe ng UP. Matatandaan na matagal ng rumor ang pakikipag-training ni Bonafe sa Cool Smashers. At para naman kay Romero, jackpot nga ang creamline kung sakaling ma-recruit siya ng team dahil kita naman na may pagka-Gia prototype ang skills ni Romero. Sa ngayon, wala pa si Louis Romero sa lineup ng Adamson at matatandaan na may rumor noon na kasama siya sa mga umalis sa roster ng Lady Falcons matapos ang pag-alis ni Coach Jerry Yee. Kaya naman kung hindi na talaga maglalaro si Romero sa Adamson at kung matuloy talaga si Gia sa pagiging import, ito na ang perfect time para mag-shine si Romero sa champion team ng Cool Smashers. Pero sa tingin ko,
Sa susunod na conference, ang posibleng All-Filipino sa October, ay baka si Kyle Negrito pa rin ang maging starting setter kung wala si JIA. Alam naman natin na pinanghahawakan talaga ng creamline ng chemistry at no doubt na malalim na ang connection ni Negrito sa creamline players. Matatandaan na siya nga ang main setter noong wala si JIA sa game versus Vietnam noong 2022 AVC Cup for Women. Overall, para sa akin ay kayang-kaya pa rin magkampiyon ng creamline lalo na kung All-Filipino Conference dahil napakatindi pa rin ang pwersa nila lalo na sa wing hitters. Pero syempre, madadagdagan ng challenge para sa koponan kung sakaling wala ang golden setter with JIA de Guzman. Anyway, intayin pa rin natin ang official announcement ukol sa stint ni JIA.